Ready na ang chassis para ipasok sa operating room. Kailangan na kasi nating mabuo para magamit na natin yung broom broom. So ayun, medyo nagka-damage ng konti itong chassis niya dito sa knuckle bearing. So tinanggal ko kasi siya, nilagyan ko siya ng welding kasi hindi masikwat dito dahil palapad dito. Ayan, palapad siya. Kaya nagka-damage lang ng konti. Kasi hirap talaga akong tanggalin to kahapon. Kaya kung mapapansin nyo, dinagdagan ko na lang siya ng welding para masikwat ko dito unti-unti. Ayan. So papalitan na natin siya ng bagong bearing. So ayan yung mga binaklas ko. Last time ito yung mahirap talagang galawin dahil dyan nga sa bearing nagka-problema. Kaya bumili na ako ng bagong bearing. Ito yung bearing na ipapalit natin. Yan, ilalagay natin yan dito. Pasok natin dyan, tapos ito na yung pinaka-knuckle bearing niya. Ayan, alright. Kaya kinabit ko na agad, hindi na ako nag-atubili para makita nyo na agad yung resulta. Pero ang resulta hindi minamadali, may tama talagang proseso, kaya mag-antay ka. Siyempre, kinabit ko na agad yung knuckle bearing sa T-Fox para maisalpak na agad. Okay na itong knuckle bearing niya. Gumagalaw na yung manivela. So ito yung dating problema natin kasi sobrang tigas. Kaya ngayon, nagagalaw mo na siya. So ito, hindi ko nadala. Guro, tsaka na lang to. Unahin muna natin na buuhin para mapaandar na natin itong big bike natin. Kaya kinabit ko na agad yung shock para maisalpak na agad natin yung gulong. Ngayon, naikabit na natin itong shock. So kabitan na lang natin ng gulong, caliper, tsaka yung manivela, kakabit na rin natin. Pero syempre, ipapakabit muna natin sa mags yung mga gulong. Yan yung ikakabit natin na gulong na pangmalakasan at sobrang kapit. Hey, boshi pa yan. Kaya binaba ko na agad dito sa sasakyan para maikabit na agad nila. Dito sa shop na to ay meron din sila mga tinda na mga Shiba tire. Hindi ko lang mapakita ng buo kasi meron din silang ibang tindang tire. Pero mas maganda kung bibili kayo ng gulong, ganito na yung gamitin nyo. Mapagkakatiwalaan na tsaka hindi masasayang yung pera nyo. Dahil afford mo na yung presyo, ligtas pa yung buhay mo. Pero mapapangako ko talaga sa inyo na swabing swabe itong gamitin. Sa totoo lang, nag-rides kami kahapon papuntang Impanta. Sobrang swabe at sobrang kapit, kaya wala kang bitin. Kaya pagkatapos nilang isalpak, ipinasok ko na agad sa operating room para maisalpak na agad. Kakabitan ko na rin yan ng bagong bearing para swabing swabe sa pag-ikot at hindi tayo masemplang. Delikado kasi kung ikakabit pa natin yung luma, medyo kinakalawang na, este kalawang na talaga. Kinabit ko na rin pala yung disc niya, bali dalawa yan sa harap. Sa totoo lang, nung nag-uumpisa ako mag-vlog, ito na yung pangarap ko, magkaroon ng big bike. Kasi yung mga idol ko dating vlogger, lahat sila naka-big bike. Kaya isa sila sa mga naging inspirasyon ko para magsumikap sa aking mga pangarap. Kaya nag-aral ako ng mga hindi ko pa alam para malaman ko na huwag mong angkinin o ipagyabang yung hindi naman sayo. So ito na yung nagawa natin, kakabitan na lang natin ng swing arm. Abot na tayo ng dilim. So ito pa lang yung nagagawa natin. Nakabit na natin yung gulong. Dito tayo pinahirapan sa swing arm niya. So ito yung isang mags. Ayan. So ito lang talaga, medyo nahirapan tayo. Kabit nitong swing arm, dito tayo medyo nahirapan. Kasi ang hirap, wala kasi center stand. Tapos naggawa lang ako improvise para matukod lang siya. Ayan, nakasandal lang yun dyan. So ang hirap talaga gumawa kapag ikaw lang mag-isa. So ayan na yung swing arm, nakakabit na yan. Sasalpak na lang yung gulong yan. Bukas na natin gagawin kasi gabi na. Medyo madilim na. Kaya bukas na natin pagpapatuloy. Ito na yung mags dito sa likod. Tsaka yung sprocket nya na malaki. Ayan. Naisalpak na natin. Sasalpak na lang to doon, medyo madilim na, pawis na nga ako. Minadali ko na para kasi umaabot ngayong oras. Didilim na kasi kaya hindi na natin naikabit. So bukas, ikakabit na natin to para makita nyo na yung resulta. Tapos ayusin na natin yung mga wiring. Tsaka ikabit na natin kung ano yung mga dapat ikabit. Alright.
Kaya sana'y makapag-antay pa kayo. Alam kong natatagalan na. Hindi kasi ganun kabilis gumawa, lalo na kapag ikaw lang mag-isa. So paano? Salamat sa inyong panonood. Ingat!